Pinag-aaralan ng Makabayan Block ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil umano sa pagtataksil nito sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng publiko. Tinukoy nila ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na ipinadala sa Office of the Vice President o OVP kaugnay ng paggamit ng kanyang mga confidential funds noong 2022. Gayon din ang anilay inasal ni VP Sara sa mga pagdinig hinggil sa panukalang budget ng OVP para sa 2025. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Liza Masa, co-chair ng Makabayan at dating kinatawan ng Gabriela, kinukonsulta na nila ang kanilang mga abogado ukol sa posibilidad ng paghahain ng reklamo. Well, pinag-uusapan pa namin din yan. We are discussing that. We are consulting with our lawyers and our members as well. Sabi pa ni Masa, ang pagtanggi ng Vice Presidente na ipaliwanag kung paano ginastos ang 125 milyong piso na confidential fund at maging ang underutilization ng budget ng Department of Education ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa kanya. Nakita na natin na kung paano niya minanage no, yung Office of the Vice President and also the Department of Education. Maraming mga questions dyan. Yung underutilization, nandyan yung mga hindi niya ma-explain na mga notices na billions of pesos ang involved dyan. Yung demeanor niya, yung na bratty, hindi siya nag-divulge ng information, etc., etc. Subalit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, na malabo ang impeachment laban kay VP Sara. Well, impeachment is a numbers game. Tsaka dalawa yan eh. Either sa House of Reps plus Senado. Eh, mukhang sa Senado, baka hindi sila makapasa doon. Ang ibig sabihin, pagdating sa trial, mga senador, mga members ng court, impeachment court, baka mahirapan sila doon. Kasi walang grounds. Ano mang grounds nila? Yung confidential funds, malabo yun. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.